Magandang umaga po ng linggo. Kumusta po ang ating pagtulog kagabi? Ako ay sunod-sunod na gabing puyat at kagabi ay medyo nakatulog naman ako kahit papano for the first time ng 6 hours. Bagaman may tatlong gising, may tatlong bangon. Ngayong umaga ay hindi po ako nagluto ng almusal. Ang akin pong anak ang mag-prepare ng aking almusal. Okay, breakfast in bedroom. Yan po. Nadadamihan pa siya sa kanin ko na yan. Yan. Dito po ako mag-aalusal sa bedroom kasi tunay na talagang nag-work po tayo. Marami po tayong gawain. Talagang kailangan po nating i-maximize ang oras kahit araw ng linggo. Jararan! Yan po ay kanin. Mukhang carbo na naman. Fried chicken. Medyo toasted, kasi ganyan po ang gusto ko po pag fried chicken. Gusto ko po yung medyo toasted. At ang ponkan. Mahusay po sa katawan ang ponkan sapagkat ito ay vitamin C, maganda sa ating mata, skin, nakakapagpalakas ng immune system, at ito po ay nakakatulong mag-prevent ng cancer. Mayaman din po ito sa fiber. Ang chicken naman, it builds muscles. Sa chicken, ang tinatandaan ko lagi sa chicken, nakakatulong ito sa weight loss. Kasi ang chicken ay friendly yan sa mga dieters. No? Kaya lang medyo naparami yata, apat. Naku, hindi ko naman ito mauubos lahat. Pero since umaga naman, empty stomach tayo, nakakayanin ko rin. O hindi, siguro pang snack ko na yung iba nito pag hindi ko naubos. Kasi pag umaga talaga, ay talagang gusto ko po yung may fried. Kahit fried fish, fried chicken, fried pork. Basta gusto ko po may fried pag umaga. Yan. Yan po ang aking almusal chicken na maganda sa... Maganda rin po ang chicken po sa ating heart. Lalo na ko ang luto po ay tinola. Ano pa ba yung mga luto sa ano? Tinola. Nilaga. Ayan. Yung mga pong... adobo, ang fried po ay hindi po laging friendly, ha? Kung kayo po ay magluluto po ng chicken, pwede po ito ng sinampalukan. Yung bang sinampal nyo muna bago nyo niluto. Hindi, joke. Sinampalukan, niluto sa mga dahon ng sampalok para pang-asim. Ayan, ang sarap. At pag ito ay niluto po ninyo ng may sabaw, like tinola, may gulay pa kayo. Pero ngayon umaga naman po, kaya okay lang po ito. Fried chicken. At syempre po, hindi po mawawala ang kape. Kape na po tayo. Ayan. Medyo may ano na yung aking tasa, no? Naliguwakan. Ito po, kape. Antioxidant naman po ang kape. Huwag lang po maraming sugar. Ako po. Natuto po ako magkape na konting-konti lang ang sugar. Para lang po suportahan yung aking bisyo. Yung bisyo ko po, napakahilig ko po sa kape. Kahit po yung candy na kape, eh mataas po ang sugar natin. Hindi maiwasan ng kape. So just a little sugar po ang nilalagay po dito. Alam na po ng mga anak ko yan pag sila po ang nagtimpla ng kape ko. Yung halos hindi mo malasahan yung tamis, mapatakan lang ng asukal, pwede na. Basta ang gusto ko po ay matapang sa kape. Pero ayoko naman lagi ng black coffee kasi parang sinisikmura po ako. Alam niyo po ba na isang tasa lang ng kape, sold na ang aking umaga. Pero syempre, kung ganito naman po na may nag-prepare ng ating almusal sapagkat alam po naman ng mga anak ko kung gaano ko ka-busy. Kami ni JR talaga work from home, masyadong busy. Ayan po ang aking almusal. Sarap po muna natin ang aking laptop. Ayan. Ayan po ang aking almusal. Working table ko po kasi ito at working table at saka... Dito na rin po ako nakain madalas dahil po sa para dire-diretso ang gawain at saka po nung sa ganun po ay nakakapag-concentrate po tayo sa ating mga gawaing pambahay na sangkat-tutak. Pero okay naman po, mas maganda na po yung ganito kaysa tayo po ay nakikipaghabulan po sa kalsada ng mga sasakyan na napakahirap po sa panahon po ngayon. Ayan po, ang aking almusal, mag-almusal na rin po tayo. Ang almusal pong ito, ayan, meron na po, meron din po akong apple dito pang merienda. Ayaw na nila ako talagang pababain muna ngayong araw na ito. Ayan po ang aking apple. Nahugas na po siya, oh.
Bango. At narito po ang aking sampalok na talagang pangalis ko po yan ng aking antok. Kapag po ako may ginagawa, yan po ang aking kakampi. Hindi po laging kape ang aking kakampi sa mga puyat na aking dinaranas po sa paghahanda ng ating mga modules at mga DILs. Ayan. Napakasisipag po ng ating mga guro. Talagang napakarami pong isinasubmit po sa atin. Jararam! Kain na po tayo. Magandang umaga. Salamat anak. Salamat sa pagluluto ng ating chicken. Salamat sa almusal na ito. May the whole world be full of blessings. Wala man akong pera, meron naman akong pagkain. Charot! Thank you so much at happy eating. Alam nyo, minsan wala kang bala kumain pero pag dumarating na ang pagkain sa'yo, inaabot na, talagang bigla mo na lang mararamdaman, anong oras na ba? Ganun ba? Ganito na ba ang oras? Ay, kaya pala ako nagugutom. Bigla ka na lang magugutom kasi may dumating na pagkain, may dumating na biyaya. Kaya maraming maraming salamat sa aking anak na nag-prepare po nitong aking almusal. Ayan, ang chicken. Alam na alam nila na ang chicken talaga, gusto ko talaga yung medyo dry. Pero subukan nyo po yung medyo dry. Yun po ba medyo crunchy? Ang sarap po talaga. Para kang kulang na nga lang gawin kong chicharon ang, ano eh, ang chicken pag ako po ang nagpiprito. Pero ito po malambot-lambot pa naman. Tikman nga natin. Ang sarap. Ang bawat kagat po nito ay biyayang pinagkakaloob ko po at pinapanalangin po po sa buong mundo na ang lahat po ng mga tao sa mundo ay huwag pong magutuman. Prayers lang po ang kaya ko pong ibigay po sa kalagayan ko sa ngayon. Lagi ko po kayo ipagpipray, aking mga kababayan, aking mga kamag-anak. At ang isa pang kagat na ito ay para po sa buong mundo uli. Sa lahat ng buong mundo na hindi napapagod magpray sa ating Panginoong Diyos at tumingin ng tulong. Harap. Chicken lang sold na, no? Kahit wala na yung rice. Thank you. Good morning.